Malaking bagay ang bakuna bilang proteksyon kontra COVID sa mga araw-araw na sa labas para maghanap buhay. Pero malayo pa sila sa pila, lalo pat kulang na kulang ang supply ng bakuna sa bansa. Kaya naman kasabay sa pagunita ng Labor Day sa Mayo 1, 5,000 frontline workers ang babakunahan. Sabi naman na isang grupo, sana hindi ito papogi lang. Nakatutok si Maki Pulido. Iba't ibang tao ang nakakaharap ni Reden sa pagtitinda sa palengke kada araw. Medyo natatakot ka mamaya kasi yung kaharap mo may virus na pala, di natin alam. Kaya mula nang magsimula ang vaccine rollout, naghihintay na raw siya kung kailan siya pwedeng magpabakuna. Nanonood kami pero hanggang ngayon wala pang alam kung kailan ba darating, kailan ba kami pwedeng maturukan yan. Yan ang mahiwagang tanong ngayon. Bilang tindero sa palengke, kasama si Reden sa kategoryang A4. Sila yung mga frontline workers sa negosyo, tulad ng mga nagtatrabaho sa grocery, supermarket at delivery services. Gayun din ang mga frontliners sa gobyerno, turismo, seguridad, pagbibigay ng serbisyo, religious leaders, mga OFW at miyembro ng media. Ang huling natanggap na memo ng mga LGU mula sa National COVID-19 Operation Center noong April 20, wala pang schedule para sa A4 category. Hindi pa raw sapat ang bakuna para sa category A1 o medical frontliners, A2 o senior citizens, at A3 o mga may comorbidity. Sa Navota City halimbawa, gustuhin man nilang bakunahan na ang mga frontline workers, ubus na ang bakuna at marami pang nasa A2 at A3 category na naghihintay na mabakunahan. Napakahalaga na masimulan yung A4, kaya lang for example today, hindi kami nagbakuna today ng first dose ng bakuna because wala na kaming pambakuna ng first dose. Yung nakatabi sa amin is ang second dose na yon. Pero sa May 1, may 5,000 frontline workers na mauuna ng mababakunahan. Hiniling daw ito ng Department of Labor and Employment bilang paggunita sa Labor Day. Magbibigay ng listahan ng DTI, DOT, OWA at labor unions kung sino ang mga ito at depende na sa LGU kung saan ilalatag ang bakunahan. Kasabay ng symbolic A4 vaccination rollout ang job fair para sa 30,000 na trabaho. Sabi ng grupong bayan, sana hindi pa poging bakunahan lang. Sa halip na gumawa ng mga PR gimmicks, yung mga token vaccination or symbolic vaccination, baka dapat atipagin yung totoong mass vaccination na matagal nang hinihingi ng mga vulnerable sectors kasama na ang mga manggagawa. Magtutuloy-tuloy naman na raw ito, sabi ng Dole. Bakuna para sa mga manggagawang itinutulak daw ng ahensya at kung sila nga raw ang nasunod, category A1 ang frontline workers. Ang huling pahayag ng gobyerno, posibleng kalagitnaan ng buwan ng Mayo o Hunyo magsisimula ang pagbakuna sa frontline workers. Talaga namang continuing yan. Yung pagbabakuna nilang A1 to A4, tuloy-tuloy naman yan. Habang dumarating yung mga vaccine, yung ating mga workers, ito ang machine. Ito ang mga machine na nagpapagalaw sa ating ekonomiya. Kaya we have to be sure that immunization from COVID. Mahigit 3.5 million doses pa lamang ang nade-deliver sa Pilipinas. Katumbas yan ng higit 1.5 million na taong babakunahan. Sa bilang na yan, mahigit 200,000 pa lang ang nakakakumpleto ng dalawang doses as of April 27. Matyagang maghihintay si Judith na umabot sa kanyang bakuna. Pero habang wala, walang choice kundi ituloy ang pagtitinda. Wala po kaming kakainin. Wala po kaming kaya po kahit sa mababang sahod, sige lang. Tiyaga lang sa araw-araw, ma'am. Trabaho lang po. Kahit po may COVID, nababayad po ng tubig, ilaw. Diba? Sa taas pa po ng bilihin. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.